Kinaumagahan, namimili si Aling Margie ng ibibigay na t-shirt kay Captain Rosales bilang pasalamat daw nito. Inasar naman siya ni Pat at sinabi pang baka pwede siyang tawaging Papsi, Daddy or Dad. Dahil sa asar ay pinapasok ni Aling Margie sa kwarto si Pat. Samantala, nakita ni Red si Tok sa isang barbecuehan. Nilapitan ito at tinanong kung ano ang ginagawa nito samantalang nagpaalam na mayroon siyang gagawin. Sinabi naman nitong kinansel ng kausap nito ang kanilang usapan. Ini-offer naman niya ang barbecue kay Red. Nadulas naman ang tindera na kagabi para pinareserve ni Tox ang isaw na iyon. Nagkuno rin namang nauubo si Tox dito. Sa kabilang dako naman, palihim na sinabihan ni Lolo Sir si Eloy na galingan nila upang mapahiya ang dalawang naghamon sa kanila ng golf. Nilapitan naman ni Atty. Evangelista si Eloy at tinanong na marunong itong mag-golf samantalang driver lamang siya. Sumagot naman si Eloy na tinuruan lamang siya ni Mr. Hugo. Nakipagkamay si Atty. Evangelista kay Eloy upang humingi ng pasensya dahil sa di magandang approach nito nang una silang magkita. Inabot naman ito ni Eloy sabay sabing pasensya na rin daw. Takang tanong naman ni Atty. Kung bakit. Pangiti namang sinagot ni Eloy na pasensyahan na lang daw kapag sila'y natalo. Sabay alis, nag-umpisa na ang kanilang laban. Dumalaw naman ulit si Lola Heart kay Mang Fred. Kinumusta naman ng huli si Eloy kung may pag-asa naman daw ba ito kay Ali. Kibit-balikat naman sinagot siya ni Lola Heart. Samantala, parang siguradong-sigurado naman sina Mr. Mariano at Atty. Evangelista na magkaka-score ng mga ito. Ngunit sa huling tira nila'y walang pumasok. Itinuloy ang tira ni Mr. Mariano at nakalusot ito. Pinaunang pinatira ni Lola Sir si Eloy. Ngunit nagkulang sa pwersa at hindi pumasok. Natuwa naman ang dalawa. Sumunod si Mr. Agkawili. Isang tira nito ay pumasok agad. Napatili naman si Nat Ali at Eloy nang pumasok ang bola nito. Nagtatalon sa galak. Inis naman sina Mr. Mariano at Atty. Evangelista. Dahil sa galak naman, sinabi ni Mr. Hugo na ililibre niya sina Eloy at Ali ng pagkain sa clubhouse. Ngunit, suggestion ni Eloy na baka masundan sila doon ni Atty. Evangelista at Mr. Mariano kaya't nagpunta na lamang sa ibang restaurant. Naiinis naman si Mr. Mariano kay Atty. Evangelista dahil sinayang daw niya ang oras nito dahil wala naman silang nakitang iba kay HTA na he looks perfectly fine siya. Nagkita naman si Lolo Heart at Tok sa barbecue ham. Kinumusta naman ng huli si Mang Fred. Sinagot siya ni Lola Heart na tanong daw ito ng tanong tungkol kay Ali na siyang ikinasama ng mukha naman ni Tok. Nagpapatuloy pa rin sa pagkukwento si Lola Heart hanggang mapansin nito na parang hindi maganda ang aura ni Tox. Nagdahilan naman si Tox na may gagawin na kaya't nauna na itong umalis. Sa kabilang dako naman, nag-order naman si Lolo Sir ng mga pagkaing bawal sa kanya. Nang inililista na ito ng waiter ay pinagilan siya ni Ali at kinuha ito para palitan ng gulay. Nagreklamo ang dalawa. Sinabi ni Eloy na pagbigyan na ito dahil nagse-celebrate naman sila. Suggestion naman ni Lolo Sir na team celebration ito kaya't nagbotohan sa pagkain. Bumoto si Ali sa gulay. Samantalang sa masasarap na karne naman sina Eloy at Mr. Hugo. Idineklara ni Mr. Hugo ang majority wins. Wala nang nagawa pa si Ali. Nagpunta naman si Lola Heart sa computer shop. Tinanong ito si Red at Ice kung may problema si Concepcion. Sinabi naman ni Red na may bago itong crush kaya siya nagkakaganoon. Formal naman ang tugon ni Lola Heart na may kutob ito kung sino. Pinuntahan ni Lola Heart si Tox sa pinagtatrabuhuan nito. Naratnan nitong kinakausap ni Tox ang picture nila ni Eloy. Sinasabi nitong dapat siya na lang daw ang crush ni Eloy at siya naman ang nauna. Pinaamin naman ni Lola Heart si Tox kung may crush daw ito kay Eloy. Hindi naman umamin si Tox at sinabi pang hindi lang naman daw si Eloy ang pwedeng pagselosan. Palihim namang lumapit si Red upang makinig sa pinag-usapan ni Lola Heart at Tox. Inusisa naman ni Lola Heart kung sino ang crush nito talaga. Balisa at kinakabang sinabi na si Red daw.
Nagtaka naman si Red sa narinig. Nagpaumanhin naman si Lolo Sir na papuntang banyo. Paismid naman niyang sinanyasan si Eloy na pumorma na siya kay Ali. Natuwa naman si Eloy sa inasta ng matanda. Nagkausap naman ang dalawa. Ini-offer ni Ali ang fist bump nito para sa pagiging partner nila daw. Kinuha naman ni Eloy ang kamay ni Ali at pinilit na nakipagkamay. Sinabi nitong ayaw nitong tropa si Ali dahil masyadong mausisa. Binigyan ng pagkakataon ni Eloy na magtanong sa kanya si Ali. Kaya tinanong naman nito kung siya ba ang nasa likod ng nakawan ng hotel. Sinabi naman ni Eloy na hindi siya. Sa kabilang dako naman, nagpunta si Mr. Innocencio kay Captain Rosales upang sabihin ready na siyang ipakulong si Alordi Borja sa kasong pagnanakaw.